What's up, guys? My name is Born, and welcome back to my vlog. For today's vlog, guys, ay syempre i-review natin yung helmet ko na Stream Evo Matte Black na LS2. Ayan. Mapapansin nyo, napakaganda talaga na itong helmet na to. Almost 2 years na rin ko itong ginagamit. Almost 2 years na rin akong pinoprotektahan nito. At syempre, lalo na, so far wala namang nangyari. At thankful na wala namang nangyaring something na kinasira niya. So, ang problema lang talaga dito, guys, yung kanyang mechanism. Ay, makita mo yung mechanism niya, sira na. So, hindi mo na siya maangat. Bibilang mo na lang siya ng mechanism para maayos to. Kaso, wala pa yata ang stock at hindi pa available sa Moto World. Kaya, hindi ko pa siya nabilhan. So, bale, na-vlog ko to, guys, yung kung paano ko siya labhan. I-check nyo na lang doon sa mga dati kong video. Lalagay ko na lang rin yung link sa description. Just click that. Kung paano maghugas or maglaba ng helmet. Okay, bale ngayon, dahil may mga review pala ako sa, may review ako sa LS2 Rapid, yung single visor. Kasi dual visor to, guys. Oh. Ganda. Dual visor. May video rin pala ako, guys, sa LS2 Rapid kung paano tanggalin yung kanyang inner foam. So ngayon, gagawin natin dito sa Stream Evo. Dahil wala pa rin ako, wala pa akong ganong video. Tapos napansin ko kasi yung video ko doon sa LS2 Rapid na maraming tuwa kasi nga wala silang mahanap na step kung paano tanggalin yung foam. So ngayon, ito, i-demonstrate ko rin kung paano. Okay? So ito, guys, yung kanyang chin pad or chin curtain. Ihilahin mo lang yan, oh. Ihilahin lang yan. Ito na yung chin pad or chin curtain na tinatawag. Ayan. So pwede mo tanggalin yan pag gusto mong maraming hangin yung papasok dito. Bale, ang kagandahan rin pala dito sa helmet na to, wala siyang wind noise. So sobrang smooth sa loob, walang kaingay-ingay. Hindi kagaya ng ibang helmet na so sobrang mahal tapos ang lakas ng wind noise sa loob. Kasi may nasuot na akong ibang brand, ibang helmet, ang lakas ng wind noise. Hindi ko rin alam ko sa LS2 breaker kung may wind noise. Hindi ko pa nagagamit yun eh. Tapos dito, guys, kung paano naman tanggalin to, ayan. Itong foam na to, ayan, medyo may mga natanggal na ditong part ng ano, texture ng tela. Ayan o. Pero maganda pa rin yung loob. Tsaka magandang klase pa rin. Makapal pa rin yung foam niya. Kahit ang tagal ko na, pang-araw-araw ko itong ginagamit sa trabaho. Yun. Minsan ito rin gamit ko panag-deliver ako ng helmet. Presyo nga pala nito, guys, sa market is 3,800 pesos for plain color. Pag may mga design naman, guys, 4,200 pesos naman yung presyo nun. Tatanggalin na natin to. Ito yung ang maganda dito sa Stream Evo. Ayan. Meron siyang reflectorized. Ayan, reflectorized na yan. Paggabi, pag nailawan niya ng headlight nung nasa likod mo or no, sa mga sasakyan, may ilawan, sobrang liwanag na ito, kitang-kita ka. So, dagdag visibility sa daan, di ba? Pag madilim. Ayan, hihilahin mo lang rin yan. Hihilahin mo lang rin to. Ayan, napakadali. Pero pag nandito na yan, mahirap tanggalin yan basta-basta. Kailangan iaangat mo talaga to. Ayan, o. No? Ito, ayan. Nakatusok yan doon. Okay, so ito na yung laman. Ayan, lapit na tayo. Ito, quick release. Quick release yung strap niya. Ito, quick release. Tapos dito naman sa cheek pad. So ito yung cheek pad, guys. Sa pisngi, sa cheek. Maganda na ito. Fix na ano talaga sa pisngi mo. Ayan, mga ganyan yan. Ayan. Ganyan nakapwesto yan. Tapos itong may kita mo yung mga butas-butas na yan. Sa Bluetooth, yan eh. Kung may Bluetooth, ano ka, dito sa loob, may nilagay kang speaker, may lalagay kang speaker pang communication nyo, yung mga accessories ng helmet, yan yung butas na yan. Para marinig mo. Kasi sakpang-sakpo yan sa tenga mo. And ito yung pwesto niyan kung sa loob. Yan.
ganyan. So ayan, ito, ganun lang rin yung pag ano, pag tatanggalin mo lang rin yan dito. Napakadali lang tanggalin. Hindi siya nakatahi sa loob o sa ibabang pad. Nakapin lang siya, ayan oh. Sasakto mo lang yan doon sa pin naman dito, ayan. Ayan, sasakto mo lang dyan. Okay. So guys, ito naman, hihilahin mo lang to dito. Hilahin mo lang, ayan. Tapos, hila-hila lang naman to eh. So dito lang yung medyo nakapix talaga, medyo mahirap tanggalin. Ayan, kailangan dalawang kamay. Ayan, hilahin mo lang rin to na medyo ayan, tumunog na. Ayan. Ayan. So ito yung ano ba tawag mo? So ito yung sinasabi ko kanina na may mga, yung butas-butas yan. May lock yan siya dito. Dito. Okay. Ano naman dito yung nakalagay? Ayan. Ayan. Ngayon peso ng ulo ng mga kum sa mukha mo pag nasuot mo yung helmet. Bale, ito na yung laman ng helmet. Yan. Styrofoam siya na matibay. Magandang styrofoam na klase ito, hindi lang ito basta-basta styrofoam na nakikita nyo lagay ng yelo. Matigas tong styrofoam na ito. Tinanggal ko na yung ano na ito, ICC sticker, nilagay ko dito sa loob. In case na ma-checkpoint sa ICC, pero hindi, wala naman, maluwag naman dito sa Pilipinas about sa ICC. Ang mahigpit lang yung mga nag-i-import mismo, check ng Bureau of ano, Philippine Standards yung item. Tapos bibigyan nila ng ICC pag imported. Pag sa locally made naman, bibigay na sticker is yung BPS. Yun lang, napaka-easy lang ng pagtanggal ng foam, inner foam. So bale, ito ang kulang na lang talaga dito, mapalitan ng mechanism. Pero pwede naman tanggalin to, kasong mahangin nga lang. Protection naman sa araw. Ayan, yung kanyang sun visor. Napakaganda o. Ayan. Okay, ganun lang rin yung pagbalik. I-clip mo lang rin to. Kaya ganun, papasok mo lang ulit. Ayan, so guys, nalagay ko na yung cheek pad niya at saka itong mga foam na iba. Ito na lang ang kulang na ilalagay ko. Pakadali lang na ito guys. Ayan, so una, itutusok mo lang yun dito sa may pad na may nakikita naman yun pag actual pag ano, pag kayo mismo ang nagtutugan. Ito kasi, nalagay mo lang rin. Yan. Tapos itong mga bilog na to, ayan, ipapaloob natin yan. Dito. Pasok natin yan. Ito, ito, ito. Dapat nasa loob. Kasi yung maglalock dun sa loob. Hindi siya natatanggal. Kaya na umahantar ka. Tapos yun sa cheek. Jean pad. Ayan, sa jean pad. Makapili na rin lagay rin niya. Ito, nakapatali lang. Medyo mainit nga lang pag meron na ito. Kaso, wala rin alikabok. Walang alikabok na papasok basta-basta. So, yun lang guys, yung sa Stream Evo. Bale, dahil naka 1K subscriber na ako kahapon, sa gabi, sinabi ko na ibigay ko to dun sa nangangailangan talaga ng helmet. Dahil quarantine guys, bawal ang back ride. Na, pinag-isipan ko na rin na kasi tito ko nag-PM sa akin na gusto niya umarbor ng helmet ko kahit daw gamit na. Kaso nga, hindi ko pa siya sinasagot. Tapos kagabi, sabi ko na sige, bigay ko na lang yung Stream Evo ko na mag-lock. Kasi nga, ano tayo, naka-GCQ, bawal pa rin ang back ride. So, hindi magagamit to. Bale, nalikabukan lang to dito sa bahay, nakahang lang. Naka-standby lang. Ginagamit ko yung white na isa. Ibigay ko na to sa tito ko
Kaya, bye-bye. Aww. Ngayon, dahil 1K subscriber na ako, for reviewing na para ma-monetize, siguro makakumita tayo doon, makakabili tayo ng bagong helmet. Diba? Kung sakaling may mag-sponsor. Bye-bye. So yun lang guys, kung di ka pa subscribe sa channel ko, please click the subscribe button below. And also, like this video and share. Some of my videos guys are more on tips, informative, ganon. Bawal dito ang prank. Hindi tayo greatest prankster. Okay? So yun lang guys, and ride safe.